Galaw galaw kay harot harot tingnan maliksi di mapigil ang gaslaw galaw galaw ang lahat ginagalaw napakaharot at pakialam galaw galaw. Para sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ang aming pong ama ang nagtatag ng kauna-unahang labor union sa restaurant industry, sa Selecta Restaurant, way back in the 1950s. Siya rin po ang nagtatag ng Consumers Union of the Philippines upang ipaglaban yung karapatan ng mga consumers. Siya rin po ang nagtatag ng kauna-unahang NGO para sa mga overseas workers, Association of Filipino Overseas Workers Incorporated o APOWI. At ako naman po ngayon ang chairman ng Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention o NACFIL. Niminsan po ay hindi kami nag-ilusyon dito kay Duterte. Sapagkat alam namin na hindi siya sosyalista kundi siya po ay isang pasista. Siya po ay kasangkapan ng mga oligarkiya para lalo pang pahirapan ang taong bayan. Sa katunayan po, itataas ng 6%. Isang makademonyong gawain, itataas ng 6% ang excise tax sa petroleum products na siyang papatay sa sambayan ng Pilipino. Ito po ay programa noon pa nila Henry Kissinger, 1960s pa, panahon pa ito nila McNamara, panahon pa ito ng mga Rand Corporation na tinatawag na depopulation, kung saan kung hindi papatayin ng tuluyan ang mga taong bayan sa pamamagitan ng bala at bomba, ay papatayin sila sa mga patakarang magpapahirap sa kanila upang hindi sila mabuhay sa mundo. Pag tinaas po ang 6% ang excise tax sa petroleum products, marami pong mamamatay. Hindi po natin makikita ito sapagkat sila'y nakatago sa mga squatter area. Ang nakikita lang natin yung mga nagpupunta sa mga mall na may pambili, mayroon pamasahe, pampunta ng mall. Pero yung 70% ng Filipino people na naghihirap, na hindi makalabas ng bahay sapagkat walang pamasahe, hindi po natin ito nakikita. Sila po ang unang-unang tatamaan sa pagtaas ng presyo ng petroleum products at ng pamasahe. Ang isa pa po ay, kaya hindi kami nagtiwala dito kay Digong, niminsan hindi namin ito nakasama kahit na anino niya sa paglaban kina Cory Aquino, sa paglaban kina Ramos, sa paglaban kina Noynoy. In fact, sinuportahan niya si Noynoy noong 2010 elections. Si Noynoy at saka si Rojas. At isa pa po, sabi niya nung siya'y nangangampanya, hindi daw niya ipapatupad yung K-12. Kaya nakuha niya yung boto ng mga estudyante at saka mga magulang. Pero nung nakaupo na siya, ano pong ginawa niya? Isa sa mga unang-unang ginawa niya ay sinabi niya, nagbagong isip ko, maganda pala itong K-12, ipapatupad ko na. Ano pong nangyayari ngayon? Manood kayo ng TV, makinig kayo ng radyo. Pinapatalastas po ang STI, pinapatalastas ang AMA. Ito po ay unprecedented. Masyado na po naging commercialized ang ating education to the point na pinapatalastas na sa radyo at telebisyon yung mga eskwelahan. At nagsasabi pa na libre dito sapagkat sagot ng gobyerno ang inyong tuition fee. Ito po ay malaking sindikato. Bakit yung taxpayers money ay ibibigay mo sa FEO ng mga kuhuhan ko, sa STI, sa AMA, bakit hindi na lang natin isubsidize ito sa mga state colleges and universities? Bakit yung mga owners of schools ang ating payayamanin? Sapat po, ginawang August ni Duterte ang pasukan, August-September, para makasunod sa utos ng IMF World Bank, habang siya ay nagpapanggap na anti-IMF World Bank. Ang August po o September ay matinding tag-ulan. Kaya po tinatawag na summer vacation, dapat ito ay itapat sa summer. Bakit po tayo magkakaroon ng summer vacation pagka June-July kung kailan tag-ulan? At hindi po makakauwi ang mga estudyante, mga guro sa panahon ng June-July sapagkat ang karagatan ay very rough. Tayo po ay archipelago. Bakit tayo gagaya sa Estados Unidos na ang summer ay June-July, samantalang ang summer dito ay March-April? Ano pong kalokohan nito? At pagka March-April po, sa state colleges and universities, kung hindi pa po ninyo alam, umaabot po ng 6 na po ang mga estudyante na nagsisiksikan parang sardinas. At wala pong ventilador, wala pong aircon. Kaya man lamang po, matatamaan ng heat stroke
ang ating mga estudyante at ang ating mga guro sa pakanan ito ng IMF World Bank. Ngayon po, ang ating mga minahan, sabi niya, lalabanan niya ang minahan. Kasi sa pressure po ng China, sa pressure po ng Japan, sa pressure ng iba't ibang bansa na nakikilabang sa ating minahan, ay bumigay. Bumigay at ang lahat ng kanyang mga bataan sa Commission Appointments ay ipinagsak. Inilaglag si Secretary Gina Lopez. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi na naman natin makikita ang libo-libo mga Pilipinong mga matay na hindi nakakapunta sa mga malls kasi nakikita lang natin yung mga nagpupunta sa malls eh. Libo-libo mga matay dahil dito sa mga lason na dala nitong minahan ito. Wala po tayong industrialization. Hindi po tayo gumagamit ng mga minerals sapagkat wala tayong factories. Lahat po ng ating minerals ay napupunta lang sa China, sa Japan, sa Germany at iba't iba pang bansa. Ito po mga minerals na ito ay pinagkaloob ng Diyos para sa saling lahi ng Filipino people. Kung ito po ay ating uubusin sa pamamagitan ng exports, yung susunod ng mga Pilipino, magkaroon lang sila ng industrialization, ay wala nang ipambabala sa mga factories sapagkat naubos na ang mga minerals na punta na lahat sa China, sa Japan, at sila ang umunlad, tayo naman ang naghirap. Ngayon, ang contractualization, ang pangako niya, kanyang i-abolish. Ano pong nangyari? Lalo pong na-institutionalize at lalo pa pong tumindi. Ang housing, nakalagay sa Constitution, urban land reform. Pangako niya, urban land reform. Meron po ba tayo nakitang condominium para sa mahirap? Wala po, panay condominium para sa mayaman. Mas mabuti pa si President Diosdado Macapagal, merong tenement, si President Marcos, merong bliss, pero ngayon po, wala. Healthcare, sabi niya, Cuba daw, yung Cuban healthcare system, ipapatupad dito. Nangyari po ba? Pumunta kayo sa mga government hospitals ngayon, baka hindi ninyo alam. Abe, grabe po ang sitwasyon. Yung kaibigan ko ay na-stroke. Nung ako'y dadalaw, akala ko'y nandun sa ward. Nandun po sa emergency room sapagkat ang wards, walang nadagdag kahit isang kwarto. Wala pong hospital na natatayo kahit isa. Wala pong isang kwarto na nadadagdag. Wala pong kahit isang kama na nadadagdag. At napakamahal pa po ng servisyo maging sa ating mga public hospitals sapagkat sila ay pinapatakbo na ng mga private corporations. Nagkaroon po na tinutawag na corporatization. Sa SSS Pag-ibig, nagkaroon po ba ng pagbabago? Kagagaling ko lang po ng isang araw. Mula umaga hanggang gabi, inabot kami sa pagpila nang wala kaming napala. Wala pong pagbabago. At sa Pag-ibig po, pumunta kayo. Demoralize ang mga tao. Yan po ang nangyayari ngayon. At sabihin natin siya ay anti-US. Eh malaki yung kasinungalingan yan sapagkat best friend niya si Trump. At si Trump at si President Duterte ay nagkakaisa na dapat kaibigan nila ang China. So wala pong pagbabago mga kaibigan. At tingnan ninyo ang nakapresto sa gobyerno ngayon. Panay Liberal Party. Ha? Nakulong po ba si Norino Aquino? Nakulong po ba si Juan Adol? Nakulong ba si Dinky Suliman? Si Jones Abad? Si Ochoa? Meron po bang nakulong? Ang nakulong lang po, si De Lima. Ha? Eh, utong lupa lang yan eh. Ha? Bakit yung mga boss ni De Lima hindi makulong? Ha? Kung pinakulong si De Lima, dapat ipakulong mo rin yung mga nag-utos kay De Lima. Kasi si De Lima sumusunod lang sa utos. Yung mga nag-utos sa kanya, dapat ipakulong din. Yung po, dapat po magising na tayo sa katotohanan at ang ating kampiyan ay isang bayan ng Pilipino at hindi ang presidente. Sapagkat ang presidente po ay niluklok ng isang bayan ng Pilipino at dapat siya ay managot sa kanyang mga pangako na napako. Matagal na namin kilala yan. Ngayon, alam din namin na minsan ang hindi siya lumaban sa oligarkiya. Kahit anino niya, hindi namin nakita sa paglaban. Ha? Kahit anino niya. Baka man nagsasabi siya na siya ay kaliwa, eh simula nung naupo si Cory, ay wala na, hindi na siya lumalaban. Maraming sumusuporta siya ng financial assistance sa ibang mga sektor ng kaliwa bilang mayor ng Davao. Pero yung tunay na paglaban ay wala. At noong 2010, imbis na suportahan niya ang ibang kandidato, ang sinuportahan niya si Noynoy Aquino at saka si Mar Rojas. At meron po tayong mga litrato na magpapatunay dyan na ang sinuportahan niya ay si Noynoy Aquino at si Mar Rojas noong 2010. At hindi siya nagsasalita laban sa pandaraya. Alam na alam natin na nagkaroon ng pandaraya dito sa COMELEC. Imbis na banata niya si Chairman Andy Bautista, itong mga nasa COMELEC na ito,
ay tahimik siya, hindi siya umikibo. Imbis na panatan niya si George Soros, Smartmatic, si Lord Mark Malok Brown, hindi siya umikibo. At makikita natin na pinipili niya ang mga issues at dinidribol. Dinidribol ang taong bayan, dinidribol ang mga estudyante, dinidribol ang mga gagawa. Eh, gusto pa natin yung tunay na pagbabago, hindi po yung panggagago. Pero na, Ferdinand, bago kailan mo, ang nakapagtataka, alam na kakampi siya ng komunista. Pero bakit siya binanata ng NPA sa Dabong mismo? Nung kailan pa siya, kailan mayroong ASEAN meeting na parang pinapahiya siya doon? Ano ba talaga totoo doon? Hindi po natin alam kung totoo yung mga reports tungkol dyan sa diwalwal na yan. Pero mukhang totoo. At nakakakita na rin po ang mga tunay na kaliwa. Hindi yung mga nasa 5-star hotel, hindi yung mga nandun sa Netherlands. Yung mga tunay na kaliwa, nakikita na rin nila na tumataliwas na dun sa pangako. At kami naman po, nung una pa, ay hindi na naniniwala sa kanyang mga pangako sapagkat pinag-aralan na po namin siya nung araw pa eh. Nung naging mayor siya, paano ba siya naging mayor? Naging mayor ba siya ng panahon ni Marcos? Hindi po, naging mayor siya ng panahon ni Cory. At tinanong ni Cory yung kanyang nanay, ano bang gusto mong pwesto? Ay huwag na lang ako, yung na lang anak blind followers ng mga tao. Dapat po maging blind followers tayo ng ating bayan at ng ating sambayan ng Pilipino. Our country right or wrong. Kasi kung sa personality po tayo babase, wala pong mangyayari sa atin. Kaya yung Cuban Revolution is very successful. Kasi nakita ninyo, inialay ni Che Guevara yung kanyang buhay, pero may nakita ka bang monumento ni Che Guevara sa Cuba? Wala. Wala pong personality doon, walang personality cap. That's what we must avoid. Dapat po sa issues lang tayo. Huwag tayo sa, kasi once na naging blind follower tayo ng certain personalities, nakakalimutan na natin yung taong bayan. Nakakalimutan natin yung interest mismo natin. Eh pag tayo pinatawan ng additional 6% excise tax on petroleum products, tayo rin po ang kawawa dyan, yung mga anak natin, yung mga kamag-anak natin. Kaya dapat yung interest natin ang ating pangalagaan, hindi yung interest nila. Pag-alala niyo po sa advertising. Ayun. Sir, tulad na dapat kay Sir Ferdy po. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga parang against sa Duterte administration. So, almost wala pa siyang 1 year. Marami na tayong maps na silid na mga mali. So, ibig ko bang sabihin nito, mali po yung nailuklok natin ang Pangulo? At pagod po ba kayo sa impeachment against Duterte? Mali po na ang ating pagpili ng Pangulo, pero hindi kami pabor sa impeachment. Kasi hanggat nandyan na Vice President yung Liberal Party, edi yun ang papalit, di ba? So, kami po ay constructive criticism. Hindi kami personalistic. Hindi kami, we have no beef against the president. In fact, we have been, through the media, we have been telling him not to pursue this federalism and charter change because it will create destabilization. Balkanization. And later on, Balkanization. Kung pag-aaralan po natin ang history, ang nasa likod ng federalism ay CIA. At saka ang sina George Soros, yan ang ginawa nila sa Iraq eh. Di ba? Meron daw weapons of mass destruction, wala naman. They killed more than 1 million Iraqis in the process, and what did they do thereafter? They federalized Iraq. There's now the state of the Shiites, the state of the Sunnis, and the state of the Kurds. And then they went to Gaddafi. They killed Gaddafi, and then they created 3 states in Libya. Actually, 4 kasi yung pang-4 yung Islamic State, yung ISIS. Sa Syria, ganun din. Anong pinapropose ng Amerikano sa Syria? Federalism of Syria, which President Assad is vehemently against. Okay? So, sa amin po ay mag-concentrate sana ang ating Pangulo sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, number one. Number one, ito, constructive criticism po kami, meron kaming solusyon. Bakit po? Pag hindi po natin binaba ang presyo ng kuryente, hindi po tayo magkakaroon ng industrialization.
Pag wala po tayong industrialization, kahit na anong pangako ng ating presidente ay mapapako. Bakit? Eh mag-a-abroad pa rin yung mga Pilipino. We will be having brain drain. Brain drain. At imbis na ang mga Pilipino ay magkaroon trabaho dito sa ating bansa, at imbis na yung ating mga minerals na kinukuha nila Manny Pangilinan nila Zamora para i-export sa China, para i-export sa Japan. Imbis na gamitin natin itong mga minerals na ito para tayo makagawa ng barko, eroplano, at mga pandigmang gamit para hindi tayo binabatok-batokan ng mga malalaking bansa, ay wala pong mangyayari sa atin. So number one, kaano tayo magkakaroon ng industrialization? Eh dapat po ibaba ang presyo ng kuryente. Pag hindi po binaba ang presyo ng, ay napakadali pong ibaba ang presyo ng kuryente. Tama yan. Sa pagkatong panahon ni Marcos, nangyari na yan. We have the cheapest electricity in the whole wide world. Now we have the most expensive electricity in the universe. Not just in the world. Sobrang mahal na lang ating kuryente, kaya imposible magkaroon ng private sector, ng industrialization. Isa pa po, dapat ay huwag na rin ituloy ang K-12 na yan. Bakit po? Yun, tama yun. Kasi, kaya daw na ito tinutuloy yan para yung mga Pilipino ay matanggap abroad. Tama po ba yan na ang ating gobyerno mismo nagtutulak sa ating mga Pilipino para mag-abroad? Doon kayo, huwag kayo dito. E samantala sa China po, kapaligtaran, dito kayo sa China, para yung talinin ninyo, magamit namin dito para umulad ng China. Kapaligtaran po eh. Hindi po natin kinakailangan makisabayan doon sa tinatawag na global standards para lang matanggap yung ating mga estudyante makapagtrabaho sa abroad. Dapat po dito sila magtrabaho. Instead of adding quantity to our education, we must add quality to our education. Pangatlo po, hindi po dapat itaas yung mga taxes na yan, lalo lang yung excise tax on petroleum products. Yan po ang ikababagsak ng ating Pangulo. Kung sino man po nagtutulak sa kanya yan, tignan niya, baka hindi yan tunay na supporter, baka yan tinutulak siya sa bangin. No? Dahil, puot ang mangyayari niya, magagalit ang taong bayan. Sabi mo, idagaan mo yung aling buhay pagkatapos sinasagdang kami sa kahirapan. So, hindi po kami against, just for the sake of being against. Kami po ay nagsusuri kasi, delikado po, nandiyan pa rin po yung ating Vice President na pwede magbalik sa Liberal Party anytime in power. At yan po ay nakakatakot. Alam mo, maganda yung point ni Freddy, no? Pero dahil ako nakita ng shortcut doon, no? Yung bagong idea ng San Miguel Corporation, yung mismong sasasugon, ano tawag sa power ng tubig na nakakapag-generate ng power? Hydroelectric? Hindi. Tidal power. Tidal wave. Tidal power. Ang lakas ng... I've been there eh. Kaya alam ko yung... Napakaganda nun. At isa pa po, we have a... Kinakalang po namin, meron tayong 10,000 megawatts on top of geothermal power. 10,000 megawatts. Hindi po natin kaya upusin yan. Bakit po napunta sa mga Lopez, bakit napunta sa mga Lopez lahat ng ating geothermal power plants? Dapat po gobyerno ang may-ari ng ating mga electricity generating plants, at dapat gobyerno ang may-ari ng Meralco, kasi yung Meralco ay natural monopoly. Pagka natural monopoly, dapat gobyerno may-ari. Bakit sila may-ari? Kaya ka love na love ni Gina si Leo Sareno eh. Kaya yun ang isa sa nagpapisak sa kanya, yung multi-billionaire na si Heleo Rosadeno ng MGB. Kaya wala rin eh. Kaya gawin po sa mga sa Meralco, kasi pinapanatan po ni President Duterte yung GPS and Meralco sa Lakal Magdali. Tawak po ng ano yan. Ano po sa sabihin po kasi yung mga property na dating alawang ng gobyerno, parang nakap na mga tayo yung mga priority sa pagpapit. Yan po ay tama. Dapat talaga i-nationalize yung power, yung water, transportation. Eh bakit pinaprivatize natin yung ating mga tren at ang ating MRT at LRT? Bakit natin pinaprivatize? Ang Meralco po ay napunta sa mga Lopez nang walang bayad ni Cinco sa gobyerno. Kinuha ng gobyerno yan, hindi yan kinumpiska ni Marcos.
binayaran sila ng Republic of the Philippines more than the fair market value. Hindi sila nalugi dyan, sila'y kumita pa. At nung ibinalik ni Cory sa Lopez yung Meralco, walang bayad ni Cinco sa gobyerno. At para hindi sila mahabol ng gobyerno, ay binenta nila sa kinasalim. At bakit Indonesian foreigner ang nagre-ari ngayon ng ating electricity, water, North Expressway, South Expressway, and hospitals and newspapers? Hospitals, newspapers. Bakit natin pinapayagan na isang tao from Indonesia ang nagiging malakolonyang tao dito sa Pilipinas? We have become a mere colony. Yung pinaglaban ni Rizal at saka ni Bonifacio na independence and sovereignty, nawala ang isang idlak dahil lamang sa mga leaders natin na silaw siguro sa pera. Hindi lang yun. Got to be specific, no? Si Salim is an Indonesian Chinese na loyal sa China. Okay? Plus, ang malaking problema rito na pinag-uusapan sa diplomatic circle ay ginawa ng collection agent ni Amy Marcos, si Presidente Duterte, sa pag-collect sa mga crony sila from Florilendo, Lusitan. Ngayon, lumalabas na si Lopez. Yan palang, Meralco na yan, yung pag-aari ni Marcos. Yung Prieto, yung investment nila kay Prieto, hinahabol na ni Amy Marcos. At ginagamit pang-karate si Presidente Duterte. Pinag-uusapan na ito sa diplomatic circle na dapat ang ating Presidente should be wary about these things. Dahil without him knowing na, teka muna, masama itong dating na ito. He's fighting several fronts in the press. Yung kaaway nila Marcos, kaaway na rin niya ngayon. Kaya ang mayroon dito, baka mag-regroup ito mga grupong ito. Patay kang bata ka. Kaya nga po kami, bagamat tumutulig sa kay President Duterte, pagdating sa kung pabagbagsakin na siya, wala po kaming choice kundi sumagka at humarang sa mga magpapabagsak sa kanya. Kaya binibigyan namin siya ng mga ideya na sana naman magpakatotoo. Magpakatotoo tayo. Yung mga pangako natin, huwag natin ipako. At huwag natin pahirapan yung taong bayan. Itataas mo yung taksa langis. Ikaw, hindi ka maapektuhan kasi lahat ng gastos mo, sagot ng taxpayers. Paano naman kami? Ang late na nga ng sweldo namin, may withholding tax pa. Pagkatapos, mayroon pang tax sa petroleum products. Wala nang matitira, kawawa naman yung mga anak namin, di ba? Gusto rin namin makatapos ang pag-aaral yung mga anak namin. Ano po masasabi ni Bernie Passion? Opa. Tama ba itong ginagawa ni Presidente binabaliwala yung kaso sa ICC? Hindi po dapat baliwalain. Dapat po ay bilang Pangulo ay pangalagaan niya ang ating independence and sovereignty at immediately ay i-abrogate yung hindi naman Rome Statute yan, Statute of the Roman Empire. And the new Roman Empire is the U.S. together with its allies. Inimbento po yung International Criminal Court na yan para ma-recolonize lahat ng mga former colonies na naging independent countries na. Kaya mapapansin ninyo, lahat ng mga pinoprosecute yan ay mga kalaban ng Estados Unidos, yung mga hindi sumusunod, yung mga hindi nagpapatuta. Yan ang pinoprosecute yan. At maging si Milosevic, tandaan natin, binalkanize nila yung Yugoslavia through federalism, binasak nila yung Yugoslavia, pagkatapos at pinagbintangan nila na nagkaroon ng war crimes at nilaso nila habang nakakulong doon sa International Criminal Court at nung patay na si Milosevic at saka nila dineklara na wala palang kasalanan tong taong ito. Exonerated siya, pero patay na. At saka nawasak na yung Yugoslavia. So, wag po natin ipatupad yung federalism, number one, muna tayo magtsatsa, gawin po yung nararapat under the 1987 Constitution sapagkat very powerful po ang Presidente under the 1987 Constitution at saka humiwalay na po tayo dyan sa International Court of Justice. The Senate must muster enough votes to repeal and to abrogate the Rome Statute so that we will be out of that kangaroo court. Ang tawag po namin dyan ay International Kangaroo Court with the letter C, ICC, International Kangaroo Court. Yan po ay pakanalaman ng mga Amerikano at ng mga global oligarchs para yung mga hindi sumusunod ay mapasunod. At kung ayaw sumunod, aarestuhin at bibitayin. Kaya humiwalay na po tayo sa ICC. Abolish K-12,
abolish the excise tax on petroleum products. Bring back to the people the electricity companies. Bring back to the people the water companies. Stay true to your promises to the Filipino people. Do not give in to the pressures of the oligarchs. Have the oligarchs arrested immediately. Remove the Philippines from the international kangaroo court. And implement Filipinism throughout the country. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas, buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli!